Siyan muli, maraming salamat mga ka-YouTube sa panood ng video ito. Ngayon po ay magbigay tayo ng update patungkol sa inilabas na pahayag ni Councilor Elgin Damasco. The same time, siya rin po yung may-ari ng Radyo Bandera Philippines patungkol kay Kalo Villarosa na kanyang manager sa kanilang istasyon. At patungkol din ito sa kumakalat na video, no? Doon sa Facebook page or sa personal blog ni Councilor Elgin Damasco, narito po yung pahayag, atin pong basahin. Councilor Elgin Robert L. Damasco, katulad mo, katulad ko, hindi perpekto ang taong ito. Matagal din kaming nag-away nito sa radyo, noong nasa kabilang himpilan pa siya. Hanggang sa nagkausap kami, nagkapatawaran. Ang tanging instruction ko sa kanya, just do what is right. Maraming nagalit sa aking desisyon noon, maraming nabahala. Pero sa ilang taon naming pagsasama, alam ko nagbago siya at malaking dahilan ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Sabi niya, mawala na ang lahat sa kanya, wag lang ang pamilya niya. Pinagbutihan niya ang trabaho niya. Marami ang natulungan. Ginampanan ang tungkulin bilang isang responsabling mamamahayag. Naging mabuting guro sa mga baguhan sa larangan ng pamamahayag. May mga kumakalat na video. Alam nating lahat, lalo na sa mga Palawinyo, na matagal na yan. Kung hindi ako nagkakamali, 10 taon na ang video na yan. At may kwento sa likod ng video na yan na ipipresenta ni Kaluwi sa hukuman dahil inihanda na ang kaso laban kay Tomas. Tomas po ay nakalagay. At mga nakisakay sa isyu na yan. Kung halimbawa, nagkamali ang isang tao, wala bang karapatan ang tao na magbagong buhay sa mga nanghuhusga ng lalait? Gaano ba kayo kalinis sa mata ng tao at sa mata ng Diyos? Sa tanang buhay niyo, hindi ba kayo nakagawa ng pagkakamali? Kung mayroon mang nagawang pagkakamali noon, ito ay napagdusahan na hanggang ngayon pinagdurusahan ng pamilya. Masaya kayo na may nagdurusang pamilya, mga anak, nabubuli sa school. Masaya kayo? We stand together with you, Kaluwi, as long as you are doing what is right. Nasa tabi mo kami. Hindi ka namin iiwan. Hindi ka namin ipagkanulo. Laban lang. Hinihikayat ko ang mga otoridad to investigate Kaluwi. Ipa-drug test ninyo para mapatunayan at malaman ang katotohanan. I know Kaluwi is very much willing to submit himself to any investigation. Sa mga kasapi ng bandera, alam ng Panginoon na hindi totoo ang lahat na paratang. Hindi totoong kasabwa tayo sa cover-up. Ginawa natin ang tama at nararapat. Pumanig tayo sa katotohanan base sa scientific results at iba pang ebidensya provided ng mga otoridad, hindi lang ng taga-Palawan, kundi ng mga eksperto mula sa Manila. Kung ayaw nila maniwala, bahala sila, basta tayo tuloy lang. Pero dahil dinungisan nila ang bandera, hindi pwedeng isantabihan. Lahat na nakisawsaw dapat managot sa batas. We have screenshots. Nag-coordinate na tayo with the Cybercrime Department of National Bureau of Investigation para malaman ang mga nagkakalat ng kasinungalingan. Kahit pa fake account ang ginamit, malalaman kung sino ang nasa likod. You can never hide the long arms of the law. Patuloy tayong magdasal sa kabila ng mga pagsubok na ito. Magpasalamat pa rin tayo sa biyaya ng ating Panginoon. Taas noo, laban ka bandera. So yan po mga ka-YouTube, yung kabuhan ng pahayag ni Councilor Elgin Damasco. Doon yan sa kanyang Facebook page or sa kanyang personal blog. Makikita niyo yan po doon. No? Patungkol nga doon sa usapin, doon sa video na kumakalat patungkol kay Kaluwi Larosa. So, napakinggan or nabasa naman natin yung kanyang pahayag patungkol doon.
So maraming salamat sa panonood mga ka-YouTube. At sa hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe na lang, pag-i-click yung ating notification bell. Thank you very much and God bless po sa ating lahat.